Showbiz fanatics, Alden Richards may inamin at idininay patungkol sa mga isyong nakakabit sa kanyang pangalan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit ko na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw ay ang video po na inyong napapanood ay kung saan ito po yung kanilang world tour, ano? Sa IG story po ni Laysam ay ipinost niya po ito kung saan si Mr. Alden Richards ang siyang nag-lead sa kanila pong panimula ng kanilang world tour. Talagang nakaugalian niya ni Alden Richards. Whenever he was doing something, hindi niya talaga nakakalimutan na ano, na pasalamatan at magdasal, ano? Talagang inuuna niya talaga 'yon. Bagay na minsan nga na pag-isipan pa siya na gusto raw magpare ni Alden kaya daw nananatili siyang single, ano? Pero anyways, naging matagumpay naman po yung kanilang tour last August 17, 2024 kahapon ng Sunday sa Toronto, Canada, kung saan may mga videos po na nagkalat sa social media na talagang pinagkaguluhan po itong si Alden Richards. At ang dami pong sumisigaw kung nasaan at hinahanap ang isang Catherine Bernardo. Tanging ngiti lang po ang naisasagot ng isang Alden Richards whenever he was being asked about Catherine Bernardo. Ganoon naman siya eh, kapag natatanong siya patungkol kay Miss Catherine, wala siyang inaamin at wala rin siyang dinideny. So yun yung medyo inaalam ng maraming mga fan eh. Maraming mga fans ng Kat din, ano? Kasi yun talaga yung gustong-gusto nating malaman. Pero tulad po ng sinasabi ni Alden Richards, is a private life is a peaceful life. Yun po yung lagi yung sinasabi niya. Pero sa isang interview nga kung saan na corner itong si Mr. Alden Richards, eh may mga katanungan sa kanya ang ilang mga media men kung saan dito po tinapos niya na ang mga issue at meron po siya ditong inamin at meron din siyang mariing dininay. No, para po maunawaan natin 'yan at para talagang makita natin yung at mahimay natin yung bawat sagot ni Alden Richards sa bawat katanungan ng mga media na ito at talaga namang mas malilinawan lahat ng katanungan ng mga Kat Den fans at lahat ng mga nagkakabit dun sa pangalan ni Alden Richards dun po sa isang girl from GMA ay nasagot niya rin sa interview na ito. So panoorin natin ito. Hindi pa naman. Hindi yun lang kayo talaga mag-sasama sa amin? Ah, well, nakikita-kita po kami sa Jimmy. Pero we're friends, but wala pa kong something romantic and hindi po kami nag-date. Ready na po akong iwan yung work ko. Ready na po akong mag-love. Ang hirap kasi lang dito doon, parang kasi halimbawa mag-partner ka, diba? And then, baka hindi lang, I'm not saying hindi ko siya inuunahan yung iisipin ng partner ko, but really, it's more of, if I wanna venture into the settling down stage, gusto ko, andun ako sa family ko, gusto ko yung mga anak ko, hindi ko sila, makikita ko yung paglaki nila, kaya kung nakikita ko natin, yung nating mga kasama sa showbiz na nakakaanak, nawawala for some time, and then babalik. Ako po kasi siguro, by the time na magka-family, mas focus ko yung family ko, and then pag nagkaroon na lang ako ng chance ulit, babalik, pero, family muna. Kasi po, Pag-aaral ko. Inamin ni Alden Richards na pinili niyang maging single by choice. Hindi po dahil
may mga bagay siya na talagang kinoconsider bago siya pumasok sa isang totoong relationship. At dinilay niya naman po na nag-date po sila ni minsan ni Miss Sanya Lopez sa bagay na lumalabas ngayon at pinagbibintangan si Mr. Alden Richards regarding this. Siguro this is gonna be the third time na tinanong si Mr. Alden patungkol kay Miss Sanya, kasi si Miss Sanya kasi kapag po siya ini-interview at natatanong siya patungkol kay Alden, hindi rin siya sumasagot ng ano, ng diretso. Tuloy ang nangyayari, nagiging isipin tuloy ng ilan na talagang may something silang dalawa, samantalang si Alden pag tinanong, diretso niyang nasasagot na wala silang romantic relationship. Diba? Yun ang nakakapagtaka kay Sanya. Lagi po niyang puro ngiti lang siya, diba? Parang ano yun? Parang ginagamit mo ba si Alden Richards para mapag-usapan ka? So anyways, magbasa tayo ng mga reaction ninyo. Sabi po ni Mr. Renato Sain, Miss Dar Ed, sa video clip of Ricky Lee about canceled movie ni Daniel Padilla entitled na Mapagod si Kamatayan. Ano ba ang major reason sa cancellation ng movie ni Daniel? Paki-enlighten naman ako about this, Miss Dar Ed. Thanks. Ayan. So isa yan sa mga katanungan niya at nasagot ko rin naman yan sa comment section. Pero hinighlights na rin natin kasi para po at least lahat mababasa niyo at malalaman ninyo ang dahilan. Base po dun sa mga research at mga nabasa kong article, isa sa mga major reason, April pa lang po ay dinidirect na yung movie po ni Mr. Daniel Padilla. Talaga nagtitaping na sila, tapos nasa editing side na, ready na yung movie, ilalabas na lang siya by December. Kaso nga lang, dahil po nag-declare na po ang Katniel that they are break at kumalat na yung issue patungkol ka sa cheating issue ni Daniel, tapos na red flag po siya, no, sa lahat ng mga netizen, kaya po ang ginawa, pinahinto at hindi na po talaga siya inilabas. Yun yung isa sa nakikita kong rason na. So anyway, sabi Ms. Renato Sain again, Mr. Ed, sa video clip, ito na yon. So yun yung isa sa mga pinaka major reason na nakikita ko at base sa mga nabasa ko. Sabi ni Ms. DC, Toronto, Canada, yes ma'am Dar Ed, correct, sure, Kat ang tinutukoy ni Yorme, may alam din siya, not secret but private. Kasi kahit naman hindi talaga magsabi si Alden, kitang-kita naman sa mga reactions niya, kitang-kita din sa mga ganap sa buhay nilang dalawa ni Nick Catherine. And of course, sabi ni Yorme, sabi ng isa pang viewer, si Yorme kasi pinansin pa yung lipstick pero kilig. Ayan, we love hashtag cut din. Ayun. Kasi diba kung meron po akong isang video clip na inilabas at nakita po doon ni Yorme na parang may mark of lipstick itong si Mr. Alden Richards doon sa face niya, na pinansin ni Yorme na tuloy, natawa talaga yung buong mga viewers nila sa Toronto. Sinabi kasi ni Yorme doon na mukhang may magagalit sa iyo mamaya. So, and sabi na Ma'am Shibirji, hi Ma'am Dars, thanks again for content updates. Ma'am Dars, hayaan na lang natin ang mga nagkukumpara kay Miss Catherine kay Julia. Basta I believe tiyak ang movie ng Kat din. Tatangkilikin sa dami na nagmamahal kay Miss Catherine at lalo ng mahal sa kanya noon. Niloko siya ni Daniel, tapos ang dami nilang fans si Mr. Alden. Tatangkilikin sobra-sobra ang movie nila. HLA ako, kinumpara pa na kay Julia. Mas Ma'am Dars, for me, hindi nagalit si Mr. Alden, kundi sa sinabi HLA, lalo ikinumpara na kay Julia. Ma'am Dars, for me, hindi nagalit si Alden, kundi sa sinabi ni Yorme, kundi ang saya pa ni Alden. At iba, isa pa, Ma'am Dars, kahit magjowa na sila, hindi sasabihan yan in public, tulad din sa relationship ni Miss Catherine at sa ex niya. Nalaman na lang noon, 5 years na sila. Anyway, God bless everyone. Always keep praying in Kat din, Ma'am. Ayan. So, katulad nga po, 'di ba? Katulad na lagi nating sinasabi, this is not the high time, this is not the right time para po umamin sila, because mababahiran lang po ng showbiz 'yan. Sasabihin nila, they are just doing this because they need to promote their movies, mga ganong rason. Sabi pa ni Ma'am Shi, Ma'am Dars, true ka dyan. Meron din akong napanood na athletics that man is parang bago siya in-interview. Tinanong kung sinong gustong maka-work. Ang sabi niya, si Miss Catherine. Oo nga, kawawa si Miss Catherine.
dapat. Kung paano sila ikumpara, hiraan siya. Wala kasi ako whether not allowed here in Macau. Anyway, Ma'am Dars, God bless you. Keep up the good work for Kat Den updates. God bless you both, Miss Catherine and Alden. Ma'am, ayan. Thank you so much, Ma'am Shibergy Pomposa, sa inyo pong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.